Hello po sa inyong lahat. Alam ko pong tapos na ang araw ng mga puso. Sinusulat ko po kasi ngayon itong karanasan ko, gabi na ng 15 araw ng Pebrero. At baka may mga nakapila pang kwento sa channel ninyo. Ito po ay kwento ng malungkot kong nakaraan. Dahilan para hindi na ako nakapangasawa pa. 18 taong gulang ako noon. Taong 1981. Matagal na pero malinaw pa sa utak ko ang bawat pangyayari. Tuwing Linggo, may mga bumibisita sa bahay namin noon. Kung hindi kaibigan, malamang manliligaw. Hindi naman po sa pagmamayabang. Pero may taglay din naman akong kagandahan nung kabataan ko. Simple po lamang pero tipikal na halimbawa ng isang dalagang Pilipina. Konserbatibo at pinalaking may delikadesa at integridad. Minsan, nagsasabay-sabay ang mga manliligaw ko noong araw. Minsan, sabay-sabay ko rin kinakausap sa sala namin. Minsan naman ay gusto ng ilan sa kanila ng isang masinsinang usapan. Kaya naghihintay ang iba na matapos yon. Madalas ay binibigyan sila ni tatay ng matalim na tingin. Dahil laging nakaupo ang tatay ko sa may sala lang din banda. Kunwaring nagbabasa ng dyaryo. Pero alam kong pasimpleng nakikinig at sumusulyap-sulyap. Strikto po kasi ang tatay ko. Lalo at kaisa-isa niya akong babaeng anak. Bukod pa doon, mabusisi ito at talagang magaling mag-obserba at kumilatis. Isang gabi, maagang natulog noon ang mga magulang ko. Habang ang kuya ko naman na inatasan ni tatay na bantayan ako, nakatulog din sa may sala habang kinakausap ko ang mga manliligaw. Dalawa na lang silang natira noon, si Daniel at si Mauricio. Nung makita ni Daniel na 9:00 na ng gabi, nagpaalam na ito. Noon kasi ay medyo hindi na maaga ang 9:00. Ayos lang naman, kasi sa totoo lang, medyo lamang si Mauricio noon para sa akin. Hindi pa naman na mahal ko na ito. Gusto pa lang kumbaga. Pagtalikod at pagbaba ni Daniel sa hagdan, agad namang hinila ni Mauricio ang aking kamay. May dinukot ito sa kanyang bulsa na isang maliit na kahon. Doon pa lang ay alam ko na na singsing yon. Lalo at medyo may kaya sila Mauricio. Binuksan niya iyon at hindi nga ako nagkamali. Ibinibigay niya yon sa akin at nakikiusap ito na sagutin ko na siya. Pero tulad nga ng sabi ko, gusto ko si Mauricio, pero hindi ko pa ito mahal. Hindi pa ako handa. Hindi pa ako nakakapag-desisyon noon kung sino ba talaga at kung kailan. Kaya tumanggi muna akong tanggapin yon at isinauli ko yon sa kanya ng pilit sabay nagpaliwanag. Ngunit hindi ko inaasahang hindi yon matanggap ni Mauricio. Bigla itong naging agresibo at agad niyang tinakpan ang bibig ko at pwersahan akong hinila pababa sa hagdan. Nagpumiglas ako noon pero siyempre lalaki ito at malakas. Talagang may balak itong gawing masama noon. Mali talaga ang pagkakakilala ko kay Mauricio. Hinila niya ako sa may damuhan at balak talagang pagsamantalahan ako. Dahil pilit na niyang hinihila ang damit ko at hinahalikan ako ng pilit, kaya napapikit ako. Medyo sinasakal na din niya ako noon. Kaya kahit napapasigaw ako, napakahina lamang. Hanggang sa nagulat na lang ako noon, nang biglang tumigil si Mauricio at tumumba sa may damuhan. Pagtingin ko ay nandoon si Daniel. Iniabot niya ang kamay niya habang nawala naman ng malay si Mauricio.
Ligtas ka na. Mabuti na lang at hindi pa ako nakalayo. At narinig ko ang boses mo. Sabi ko na nga ba, may ibang binabalak ang lalaking ito. Wika pa niya habang nakangiti. Sa puntong yon, aaminin kong mabilis na nagbago ang tingin ko kay Daniel. Kung wala siya, baka kung ano na ang nangyari. Dahil doon ay napalapit ang loob ko kay Daniel, nagpang-abot naman si Kuya at si Mauricio. At binugbog ito ng kuya ko. Kaya hindi na rin kami nagreklamo. Lalo at maimpluwensya din ang pamilya nila Mauricio. Mabuti na lang nga at hindi ito nagalit nang binugbog siya ni Kuya. Siguro, nakonsyensya din ito dahil sa kanyang nagawa. Sa katunayan ay humingi pa ito ng tawad sa akin at nangakong hindi nalalapit pa sa aking muli. Bagay na talaga namang tinupad nito. Mga politiko kasi ang kanyang pamilya. Kaya ayaw siguro nitong masira pa ang kanilang imahe. Hanggang umabot na sa punto na sinagot ko si Daniel. Pati ang mga pamilya namin, nagkapalagayan na rin ang loob. Inimbita nila ang aming pamilya noon sa 80th kaarawan ng lola ni Daniel. Nagkaroon ng handaan, pero imbis na sila-sila lang, inimbita na rin nila ang aming pamilya. Ang usapan ay doon kami maghahapunan. Hindi ko alam noon kung bakit parang hindi sang-ayon si Daniel. Hindi ko alam kung nahihiya ba ito o ano ba. Pero sa pagkakaalam ko, maayos naman ang kanyang pamilya. Pagdating namin doon, merong mahabang mesa kung saan magsasalo-salo ang mga pamilya namin. Medyo nawirduhan ako noon dahil kakaiba kong makatingin ang lola ni Daniel. Inisip ko na lang na baka dahil may katandaan na rin ito. Pero ang iba naman ay maayos naman ang pakikitungo sa amin. Umupo na kami doon sa upuan. Katabi ko pa nga noon si Daniel. Ang tatay ko naman, hindi napigilan ang kanyang sarili na tumulong sa paghahanda. Ganon kasi talaga ito. At doon na nga nagsimula ang lahat. Nung pumunta raw si tatay sa may kusina, naabutan niyang nag-uusap-usap ang mga magulang ni Daniel. Parang nagkakaroon raw ng diskurso ang mga ito dahil sa tono ng kanilang pananalita. Kaya napatigil si tatay sa likod ng pinto at hindi muna dumiretso. Maawa naman tayo sa anak natin. Nakiusap na nga siya, di ba? Hayaan natin siyang maging masaya. Isa pa, pwede namang hindi niya manahin yung ipapamana sa kanya ng kanyang lola. Narinig ni tatay na wika ng ama ni Daniel. Pero pagkakataonan natin itong mapalaki pa ang lahi natin. Dito sila kakain. Samantalahin na natin. Gawin natin silang katulad natin. Medyo malakas daw na sabi ng nanay naman ni Daniel. Kaya sumang-ayon na lang ang kanyang ama. Dahil likas nga na maingat ang tatay ko, may nabubuo ng ideya sa kanyang utak. Pero nais niyang kumpirmahin yon. Sumilip ito ng konti mula sa siwang sa pinto. At ang una niya agad na nakita, nilalawayan raw ng nanay ni Daniel ang mga galon ng tubig na inumin. Wala pa kasing mga gripo noon. At ang mga kabahayan sa amin, sa tubig lang sa balon kumukuha ng panginom. Ayon pa kay tatay, kitang-kita raw nito mismo ang kakaibang itsura ng nanay ni Daniel. Habang isa-isa nitong nilalagyan ng malagkit niyang laway ang mga galon ng tubig. Inalog-alog pa raw niya iyon na parang hinahalo pagkatapos niyang lagyan ng laway. Sa mga hindi nakakaalam, isa ang laway sa pwedeng paraan para hawaan ng mga aswang ang ibang tao. At napagtanto agad ni tatay na yun ang balak nilang gawin.
Talagang nagbago raw kasi ang itsura ng nanay ni Daniel nung ginawa niya iyon. Parang humaba raw ang dila at nanlilisik ang mga mata. Gagamitin kasi ang tubig na yon bilang tubig inumin sa handaan. Ang tatay naman raw ni Daniel, abala sa paghahalo sa putahing nakalagay sa isang malaking kawali. At malamang ay hindi raw yon ordinaryong putahe. Ang naalala ko lang noon, nagmamadaling bumalik si tatay sa may mesa. At may ibinulong ito sa aking kuya. Pagkatapos naman noon, biglang tumayo si kuya. At nagmadaling umuwi, pero bumalik din agad. Bago nagsimula ang kainan, dahil medyo malapit lang din doon ang bahay namin. Napansin ko noon na parang may nangyayari. Ang pamilya kasi ni Daniel, matatalim ang tingin sa amin simula nang bumalik si kuya. Ang hindi namin alam, pinauwi pala ni tatay si kuya para kunin ang dalawang baril. Bale, ang isa ay kay kuya at ang isa naman kay tatay. Pasimple na palang ipinasa ni kuya kay tatay ang isang baril sa ilalim ng mesa. Bukod pa roon, sinabi rin pala ni tatay na magdala si kuya ng ilang pirasong kalamansi na iniwa na at ipipiga na lamang. Kaya dito ko na napatunayan na talagang totoo ang sinasabi nila patungkol sa kalamansi. Nagsimula nang ilagay sa mesa ang mga handa. Kaya pala parang hindi mapakali si tatay noon at tingin siya ng tingin sa amin ni nanay. Sinisigurado niyang hindi namin makakain ng kahit anong inihanda sa mesa. Nung magsisimula na sana kaming kumain, mabilis na pinagpipiga ni tatay ang mga kalamansi doon sa mga nakahain sa mesa. Napatayo agad ang mga magulang ni Daniel noon dahil doon sa ginawa ni tatay. Parang nag-aalala na hindi maintindihan. Si Daniel naman ay agad na napatingin sa kanyang mga magulang. Nay, tay, huwag niyong sabihin. Agad na wika ni Daniel. At hindi pa nga umabot ng isang minuto, ang isang plato ng putahe na pinigaan ni tatay ng kalamansi biglang nangitim. Huwag kayong kumain yan. Iba itong ipapakain nila sa atin. Agad na wika sa amin ni tatay. Nung tinignan ko ang nasa plato, talagang hindi ko yun nasikmura. Ang una kong nakita, parang may mata ng tao. At bakit biglang nangitim ang kulay ng sarsa? Umiiyak na si Daniel noon. Tinanong niya ang mga magulang niya kung bakit nila sinuway ang kanyang bilin. Na huwag kaming idamay ng kanyang pamilya sa mga plano ng mga ito. Ramdam ko talaga noon ang sinseridad sa itsura at luha ni Daniel. Nagmamahalan kasi kami, pero wala na. Nabunyag na ang kanilang lihim. Bago pa man ako makapagsalita ng kahit ano, nakita kong nanlilisik na ang mata ng ilan sa kanyang pamilya. Galit na galit noon ang lola ni Daniel. At kitang-kita ko po mismo ang mga pangil nito na parang gustong atakihin ng aking tatay. Pero sa puntong yon, inilabas na ni tatay at ni kuya ang kanilang baril. Sa katunayan nga, nagpaputok agad si tatay pero sa itaas lang niya itinutok. Hinila niya si mama at ako habang tinututukan nila ng baril ang mga pamilya ni Daniel. Tandang-tanda ko pa noon kung paano pilit na hinihila ni Daniel ang nanay niyang namumula na ang mata nung sinubukan itong atakihin kami. Kasabay noon ay ang paglabasa ng mga tao sa mga pamamahay nila nang marinig nila ang putukan. Doon ako malma ang pamilya ni Daniel dahil syempre marami ng tao. Akala ng mga ito nag-away-away lang na ordinaryo. Wala silang ideya na iba na ang dahilan. Sigaw pa ng sigaw si kuya noon
at nabanggit din niya ang salitang aswang. May ilang nakarinig noon, pero agad namin siyang pinakalma. Hanggang sa makauwi kami na wala namang nasaktan sa amin. Ang ipinagtataka ko pa noon, ang ilan sa kanilang mga kamag-anak ay litong-lito rin. Waring hindi rin nila alam na mismong mga kadugo nila, ganun pala ang pagkatao. Ang pinakahindi ko malilimutan sa lahat. Kahit ganun na ang nangyari, araw-araw na humihingi ng tawad si Daniel doon sa labas ng aming bahay. Kahit maulan, minsan ay lumuhod pa ito para kausapin ko lang siya. Ilang beses kong sinubukan, pero hindi ako pinapayagan ng pamilya ko. Hindi aswang si Daniel. Inosente siya. Sadyang ang ilan lang sa kamag-anak nila at mismong mga magulang ay ganon. Niyaya niya akong magtana noon. Magpapakalayo-layo kami. Ilalayo niya ako sa mga pamilya niya. Pero wala akong magawa. Napakabata ko pa. At syempre, natakot din ako kahit mahal ko talaga ito. Karamihan sa mga kamag-anak nila umalis agad sa lugar. Syempre marami na ring mga usap-usapan. Pero ang mga magulang niya at ang kanyang lola nandoon pa rin. Pero karamihan naman sa mga taga sa amin, akala lang ay nag-away-away lang ang pamilya. Dahil hindi boto sila tatay kay Daniel para sa akin. Hanggang sa nalaman ko na lang po isang araw, Sir Dan, umalis na rin pala si Daniel. Sumuko na ito. Kung saan handa na rin sana akong tumakas at makipagtanan. Pero siguro ay yun ang nakatakdang mangyari. Hanggang doon lang kami. Ilang beses kong sinubok magmahal ulit noon, pero wala talaga. Hanggang sa tumanda na lang po ako. Kung nakikinig man si Daniel dito, sana ay masaya siya at malayo sa sumpa ng pagiging aswang ng kanyang pamilya. Hanggang dito na lang po. Hello po sa lahat. Huwag niyo po sanang pagtawanan at husgahan yung pamagat. Dahil ang ikukwento ko po sa inyo ay totoong karanasan ng nanay ko. Ito lang talaga ang gusto kong pamagat kasi nirekomenda lang din ng anak ko. Huwag niyo rin po sanang idamay si Sir Dan kung hindi niyo nagustuhan ang pamagat. Konektado po talaga sa tiktik ang ikukwento kong ito. Tawagin niyo po ako sa pangalang Belinda, ang kaisa-isang anak ng mga magulang ko. Naitago na lang din natin sa pangalang Sharon at Kiko. Noong mga panahong yon, nasa 28 taong gulang pa lang ang nanay ko. Isang taon pa lang silang kasal ng aking tatay Kiko. Maswerte naman na nagbuntis agad si nanay dahil talagang naiingit na siya sa kanyang mga kaibigan na noon ay may mga anak na. Sa kanilang magkakaibigan, medyo siya kasi ang huli na nakapangasawa. Nasa edad na rin naman siya at kasal na rin, kaya wala namang problema talaga kung naisin na niyang magkaanak. Ang ipinagbubuntis noon ni nanay, siyempre, walang iba kundi ang napakabait niyang anak. Ako. Ilang taon na rin naman siyang kumakayod para makapag-ipon at ganun din naman si tatay. Ito ay kahit pareho silang hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Kung bakit ay malamang problemang pinansyal. Kaya pareho silang nagtrabaho na lamang agad. Doon naman sa pinagtatrabahuhan nila, sila nagkakilala ng tatay ko at nagkamabutihan. Nga pala, taong 1990 nangyari itong aking kwento. Kaya alam nyo na ang edad ko. Nasa kalendaryo pa naman. Nung nabuntis na si nanay, nagtrabaho pa raw siya ng ilang buwan.
Pero nung medyo malaki na ang kanyang tiyan, siyempre pinatigil na muna siya ni tatay sa pagtatrabaho. Dahil doon ay lumipat na muna sa bahay namin ang nakababatang kapatid ni nanay, ang Tita Teresa ko, para naman may makasama si nanay doon sa bahay at may makakatulong. Isang araw, habang nakaupo si nanay at si Tita Teresa sa labas ng kanilang bahay, biglang may dumaan na nagbebenta ng kung ano-anong produktong pangpahid sa balat. Mula sa lotion hanggang sa kung ano-anong mga ginagamit na pangmasahe at para sa pananakit ng katawan. Sumisigaw-sigaw pa raw ito habang naglalako at talagang iniisa-isa ang mga kabahayan. Dahil nga nagbubuntis eh, syempre, parang interesado ang nanay ko. Lalo at dumadalas na rin daw noon ang paghilab ng kanyang tiyan at pagsakit ng likod at balakang. Sa isip ni nanay ay baka meron kung anong pangpahi doon na makakatulong na maibsan ang pananakit ng kanyang balakang. Kaya talagang hinintay nilang dumaan doon sa may bahay namin ang babaeng naglalako. Pinayuhan pa ni Tita Teresa si nanay na wag na, dahil nga baka hindi mapagkakatiwalaan ang produkto ng babaeng yon. Pero ang sabi naman ng nanay ko, wala naman sigurong masama kung tignan muna nila. At baka pwede rin na utang muna. Ganon kasi talaga ang nanay ko. Kahit pwede naman niyang bayaran na agad, basta't pwedeng utangin, utangin muna, para mapaikot pa raw niya yung pera. Nung nandun na banda yung babaeng naglalako sa bahay namin, tinawag pa raw yun nila nanay para lumapit doon banda sa kanila at matignan nila ang produkto. Mabilis namang lumapit ang babae na nagpakilalang tagakabilang barangay lang raw. Naitago na lang din natin sa pangalang Aling Magda. Tuwang-tuwa pa raw ito nang makitang buntis ang nanay ko. Ang edad raw kasi nito ay hindi naman nagkakalayo, pero ayon raw dito, hindi pa raw nabiyayaan ang anak itong si Aling Magda, kahit matagal na rin silang nagsasama ng kanyang asawa. Nag-offer naman daw itong si Aling Magda na pwede namang subukan muna ni nanay ang mga produkto niya. Siya pa mismo ang kumuha ng konti sa bote at ipinahid yon sa likod ni nanay. Natuwa naman itong si nanay at hinayaan lang niya. Nabanggit pa nito ang panghihilab ng kanyang tiyan. Kaya sinabi din Aling Magda na pwede niyang hilutin muna sandali ang tiyan ni nanay. Ang sabi raw noon ni Tita Teresa, siya na lamang ang gagawa. Pero binanggit nitong si Aling Magda na nursing student daw pala siya noon at may alam na kaunti sa mga ganoong bagay. Pero hindi nga lang raw ito nakapagtapos, kaya hindi na lang daw nagpumilit ang tita ko. Ang ipinagtataka naman daw ni tita, parang naging sunod-sunuran lang raw dito si nanay at lahat ng sabihin nito ay sinusunod ni nanay. Iniangat agad ni nanay ng bahagya ang damit niya at hinayaan si Aling Magda na hilutin ang kanyang tiyan. Nung una raw ay marahan lang naman at maingat, pero habang pinagmamasdan daw yon ni tita, parang dumidiin daw yon. Pero hindi na niya makita talaga, lalo at ibinaba na raw nito ang damit ni nanay habang nasa loob ang kanyang kamay at patuloy na hinihilot ang tiyan ng nanay ko. Nagsimula na raw itong umisi ng makahulugan na parang na-enjoy nito ang ginagawa niyang hilot. Si nanay naman raw ay parang nasasaktan na, pero hindi ito nagre-reklamo. Doon na raw umalma si Tita Teresa. Ate, ano ba? Nasasaktan ka na sa ginagawa niya. Wika raw ni tita kay nanay at medyo tumaas ang boses nito. Doon na raw natauhan ang nanay ko at pinatigil naman daw ni Tita Teresa si Aling Magda.
Nung tignan ni tita ang tiyan ng nanay ko, meron ng mapupulang marka raw rito. Parang marka ng mga kuko na muntik nang bumaon sa tiyan ng nanay ko. Agad na hinila ni Tita Teresa ang kamay ni Aling Magda. Pero nung tignan niya iyon, maikli naman raw ang mga kuko nito. Si nanay naman daw ay nagulat din ang makita niya iyon. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang nagawa ni Aling Magda na kusang mapasunod ang nanay ko. Hindi na po kami bibili niyan, lalo na sa mga katulad mo. Umalis ka na lang po ate. Wika raw ni Tita Teresa na may kaunting pasaring kay Aling Magda. Habang litong-lito pa rin ang nanay ko sa nangyari. Nagalit noon si Tita Teresa kay nanay dahil doon. Sa kagustuhan ni nanay na maibsan ang sakit ng kanyang balakang at tiyan, hinayaan na lang niya si Aling Magda. Ang hindi niya lang maintindihan ay kung paanong parang bigla siyang nawala sa kanyang sarili. Mabuti na lang at alerto si Tita Teresa. Pagdating ni Tatay Kiko, nagalit rin daw ito sa nanay ko. At sinabi nitong magdoble ingat si nanay sa mga susunod niyang makakakilala. Pero nung sumapit na ang gabi, mga bandang alas 11 raw ay may narinig silang kakaibang tunog. Pamilyar naman daw sa kanila yon. Pero nung araw raw ay hindi pa talaga sila maalam sa mga ganong bagay. Ate, naririnig yung bayan? Ate, kuya, gumising kayo. Katok raw ni Tita Teresa sa pinto ng kwarto nila nanay. Nagkataon namang gising din pala si nanay at narinig din niya ang tunog. Ang tunog na tinutukoy nila, walang iba kundi ang tunog ng tik-tik. Pinapasok nila si tita sa kwarto dahil nga natakot raw ito. Tik-tik talaga ang tunog pero parang malayo naman dito. Sagot naman daw ni tatay. Pero diba ate, ang sabi ni nanay noon, kapag mahina raw, ang ibig sabihin ay napakalapit lang nito. Wika naman raw ni tita kay nanay. Naagad naman ding natandaan ni nanay na yun nga ang sabi sa kanila ng lola. Kinilabutan na sila noon habang patuloy nilang naririnig ang tunog. Agad na bumangon si tatay at kumuha ng itak at flashlight. Naglagay rin daw ito ng asin sa kanyang bulsa. Ang sabi raw nito ay lalabas muna siya para tignan. Pagkalabas na pagkalabas raw ni tatay, napabalikwas si tita at ang nanay ko. Nang biglang may humawi sa kurtina ng bintana. Ang bintana kasi nila noon, gawa lamang sa kawayan, kung saan kasya naman yung kamay mula sa labas. Nung nilingon nila, may nakabitin ang patiwarik na nakasilip sa bintana. Ulo lang daw ang nakasilip, pero pabaliktad. Na kung iisipin, parang nakakapit itong parang toko doon sa may pader. At patiwarik itong sumisilip sa bintana. Ang mas nakakatakot pa doon, kitang-kita rin daw nila ang mahaba nitong buhok na medyo magulo. Ang dila raw nito, talagang kakaiba ang haba. At mabilis na lumabas galing sa bunganga nito na parang isang mahabang lubid. Napasigaw si nanay at tita noon. Kaya agad na bumalik si tatay sa loob para tignan ang nangyari. Nung inilawan daw yun ni tatay, mas lalong tumambad sa kanila ang kakilakilabot nitong anyo. Pilit daw nitong inihilang bintana na parang desidido talaga itong pumasok. Kahit nanginginig ang buong katawan ni tatay, lakas loob daw niyang dinukot ang asin sa kanyang bulsa at ibinato yon sa may bintana. Sabay sinubukang tagain yon gamit ang itak. Habang sigaw naman ang sigaw ang nanay ko at si tita.
Pero napakabilis daw noon kung kumilos. At lumipat daw yon sa may bubunga ng bahay. Doon na pinagmumura ni nanay ang tiktik. Pinangalanan pa niya yon dahil sigurado silang si Aling Magda yon at wala nang iba pa. Nang mabulaw na ang kanilang mga kapitbahay at narinig ng mga ito na meron ngang aswang, nagsilabasa ng mga ito na may daladalang mga armas. Pero nung tingnan nila ang bubong at ang paligid ng bahay namin, naglaho na lang daw yung tiktik na parang bula. Nag-iwan ito ng ilang hibla ng buhok doon sa may bintana. Siguro ay inabot nung pinagtutusok ng itak ni tatay mula sa loob ng bintana. Ayon pa sa kanila, napakahaba daw at napakadulas ng buhok na parang balot na balot ng langis. Kumalat noon ang tungkol sa pag-atake ng tiktik sa barangay namin dito sa Negros. Pinatignan si nanay sa albularyo para makasiguro at sa kabutihang palad na ipanganak naman ako ng maayos. Si Aling Magda naman ay hindi na nila nakita pang muli doon sa aming barangay. Dito na po ito nagtatapos. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa inyo, Sir Dan. Sana po ay lahat sa inyo ay nasa maayos na kalagayan sa mga oras na ito. Sa lahat ng mga kwentong kababalaghan, alam kong itong manananggal ang isa sa pinakamahirap paniwalaan. Maging ako ay hindi rin basta-bastang naniniwala dito noon. Maliban na lang kung ang Lolo Benjo ko mismo ang nakaranas at nagkwento. Mangingisda pa si Lolo noon. Sumasama ito sa mga fishing vessel na kung tawagin sa amin ay likom o lansya. Bali ang nangyayari madalas. Nagtatagal sila ng mga 3 araw kapag nagpapalaot. Minsan nga, inaabot pa sila ng lagpas pa doon. May mga bloke ng yelo at icebox naman kasi silang dala. Bata-bata pa si Lolo noon. Siguro mga 30 taong gulang. Ngayon kasi ay malapit na rin siyang mag-80 anyos. Pero malakas pa. Still kicking pa kumbaga. Sa katunayan ay si Lolo ang kapitan nila noon. Simula teenager pa lang daw kasi si Lolo. Batak na ito sa ganong gawain. Sanay na raw talaga ito. Lalo at yung tatay ni Lolo, ganon din ang trabaho. Ayon pa kay Lolo, nasa 12 lang daw sila lagi. Yung mga kaidaran niya lang at mga lubos na pinagkakatiwalaan ang kanyang sinasama. Minsan ay umaabot sila sa karagatan ng mga karatig probinsya. Kapag daw marami silang nahuhuli sa isang gabi, madalas raw ay nagpapahinga na sila ng mga bandang alauna o mga bandang alas 2 ng madaling araw. Kumbaga, naabot na nila ang kanilang kota. Siyempre, kailangan din nilang magpahinga para maituloy ulit kinabukasan ang pangingisda. Ang dalawa sa pinakapinagkakatiwalaan talaga ni Lolo, ang mga kababata niyang si Junie at si Nestor. Matagal-tagal na rin silang magkaibigan at magkasama. Kaya sanggang dikit daw talaga ang mga ito. Kapag nagpapahinga na sila, madalas ay umaangkla lang muna sila sa may tabing dagat banda. Minsan pa raw, mga bandang 2:30 ng madaling araw, nagising si Lolo dahil narinig niyang parang may naglalakad sa may labas ng lansya. Sa may labas lang kumbaga ng kanilang tinutulugan. Siyempre, normal lang naman yon. Dahil bumabangon naman din ang iba sa kanila minsan. Pero bigla siyang may narinig na mabilis na pagaspas ng mga pakpak.
parang mula sa napakalaking ibon. At mabilis daw yun na lumalayo. Ayon pa kay Lolo, nasa may tabing dagat daw sila sa isang bayan sa Antique noon. Tagaklan po pala si Lolo. At ganoon din ang mga kasamahan nila. Pagod talaga noon si Lolo. At medyo antok pa talaga. Kaya mabilisan lang niyang tinignan. At dahil medyo makulimlim daw noon, wala naman siyang nakitang kahit anong malaking ibon sa langit nung kanyang tiningala. Pagbalik niya sa kanilang tinutulugan, biglang napansin ni Lolo na wala doon si Nestor. Nagtaka sandali si Lolo pero dahil sa pagod, hindi na lang raw niya yon pinansin pa. Antok na antok at pagod kasi talaga ito. Inisip na lang daw niya na baka bumangon lang din si Nestor. Siguro para tugunan ang tawag ng kalikasan. At agad na itong natulog muli. Kinabukasan ay napansin ng aking lolo na parang walang tulog yung mga mata ni Nestor. Nabanggit din ng ibang kasamahan nila na napansin daw nila na minsan ay nawawala si Nestor sa oras ng kanilang pagtulog nung mga nakaraan pa nilang pagpapalaot. Ang ibig sabihin, bago pa man ang gabing yon, may mga nakakapansin na sa kanila sa mga kakaibang ikinikilos ni Nestor. Pero hindi lang nila agad sinasabi sa aking lolo. Nagtanong-tanong pa ang lolo ko sa iba nilang mga kasamahan. At ayon sa isa sa kanila, na tawagin na lang natin sa pangalang Buddy, isang madaling araw raw, habang mahimbing na natutulog ang lahat, bumangon siya para sana umihi. Nang may marinig raw siyang parang naghuhugas. Dahan-dahan niyang tinignan yon. Kapag umaangkla sila sa may tabing dagat, sa may gilid ng lansya ay may isang maliit na bangka na nakatali dahil ginagamit nila yon kung gusto nilang bumaba muna sa dalampasigan sa kung saang lugar man sila banda nagkataon. O anumang mahalagang dahilan, katulad ng kapag may mahalaga silang bibilhin. Nung tinignan na niya ay nagulat siya dahil doon sa maliit na bangka na nakatali sa lansya, hinuhugasan ni Nestor ang kanyang damit. Ngunit nagtaka itong si Buddy dahil mamula-mula ang tubig na nanggagaling doon sa bawat pagkusot niya sa kanyang damit. Duguan yung damit at hinuhugasan niya iyon na parang nagmamadali. Nagtanong daw si Buddy kung bakit parang duguan yung damit. Ang sabi naman daw ni Nestor, kalawang lang daw. Pero sigurado si Buddy noon dahil nakabukas ang mga ilaw sa lansya noon at kitang kita raw talaga nito. Ang ilaw pa raw na ginagamit nila noon, yung bumbilya na dilaw. Gayon pa man, sigurado raw talaga ito na dugo yung hinuhugasan ni Nestor. Nalilito noon ang lolo ko dahil matalik niyang kaibigan si Nestor. Pero marami ng mga usap-usapan na lumilikha ng takot sa kanilang mga kasamahan. Pero ang iba sa kanila ay hindi pa rin naniniwala. Isa ang rason ng iba sa kanila. Malabo raw na may ganong nilalang. Lalo na kung lalaki. Hindi rin naman sila masisisi tungkol doon. Dahil kahit sa mga drama sa radyo o mga usap-usapan sa mga baryo, palaging babae ang sinasabi nilang nakitang manananggal. Pero nung mga panahong ito, karamihan talaga ay naniniwala. Year kopong-kopong pa nangyari itong kwento na to eh. Ang ginawa ni Lolo, kinausap niya ang iba pa nilang mga kasamahan. Ang naging usapan nila, tuwing magpapalaot sila ay mamatsyagan nila si Nestor. Pero ang nangyari, dahil pagod din sila sa pangingisda, nakatulog sila sa unang gabi. Nung pangalawang gabi naman,
Tiniis talaga ni Lolo na huwag matulog. Pero inabot lang siya ng umaga at wala itong naramdaman. Hindi umalis si Nestor sa kanyang pwesto. Ni hindi nga bumangon para umihi o ano paman. Hanggang sa sumapit ang pangatlong gabi. Maaga nilang naabot ang target nila na huli ng mga isda. Kaya maaga rin silang nagpahinga. Mga alauna, humihilik na raw si Nestor. Buong akala ni Lolo, wala na talagang pag-asang matsambahan niyang bumangon si Nestor at makumpirma ang kanilang hinala. Kaya natulog na rin ito. Katabi pa niya si Junie daw noon, na mas nauna pa ngang nakatulog. Nasa kalagitnaan na raw si Lolo ng kanyang pagtulog. Nang magising ito kasi may kumakalabit sa kanya. Walang iba kundi si Junie. Magtatanong pa raw sana si Lolo kung ano ba ang kailangan niya at kinakalabit siya ni Junie. Habang nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. Nang bigla naman raw takpan ni Junie ang kanyang bibig. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtatanong. Na parang ayaw nitong may makarinig na gising pa sila. Napatingin si Lolo kay Junie. Sumenyas lang daw si Junie na tumahimik si Lolo at makinig. Doon na narinig ni Lolo na may naglalakad sa labas ng kanilang tinutulugan. Siyempre yung kanilang lansya, gawa lamang sa tabla ang sahig. Na konting paglalakad mo lang, talagang maririnig ang langit-ngit. Lalo at medyo luma na raw ang ginagamit nilang yon sa kanilang pangingisda. Nung tinignan ni Lolo ang mga kasamahan nila, nawawala doon si Nestor. Sinundan na yon agad ng muli na namang pagpagaspas ng mga pakpak. Nung medyo malayo na ang tunog, nagmamadaling bumangon si Lolo at si Junie. At nung tinignan nila, wala na roon si Nestor. Hinanap nila ito. Gusto nang gisingin ni Junie noon ang iba pa nilang kasama. Pero pinigilan siya ni Lolo. Nangingibabaw pa rin daw kasi talaga kay Lolo ang kanilang pagkakaibigan. Ang pagkakamali lang nila Lolo, hindi nila tinignang mabuti doon sa may likod ng lansya. Dahil nakapatong-patong raw roon ang mga kahon na ginagamit nilang na lalagyan ng mga isda kapag nasa pantalan na sila. Nung bandang mga isang oras na raw ang nakalipas, wala pa rin daw ito. Hindi pa rin bumabalik. Pero matyagang naghintay sila Lolo. Hanggang sa maya-maya pa, nakita raw nila na may lumilipad papalapit sa kanilang kinalalagyan. Nagtago sila banda sa mga nakapatong-patong na mga lambat. At hindi nila inaasahang ang kaibigan na pala nila ang lumilipad na yon. Ayon pa kay Lolo, kitang-kita raw nila na hindi buo ang katawan ni Nestor. Talagang sa paningin daw nila, kalahati lamang ang katawan. Nanginginig silang dalawa sa takot. Pero imbis na sa harapan ng lansya ito lumapag, doon daw ito sa likod mabilis na lumapag. Doon pa sa parting hindi nila tinignang mabuti. Si Lolo noon ay may hawak na patalim. At si Junie naman, may hawak na ice pick na ginagamit nila sa mga bloke ng yelo. Mabilis nilang pinuntahan sa may bandang likod. At naabutan pa raw nila na medyo umuungol itong si Nestor na parang nasasaktan. Nung tignan nila, laking gulat daw nito na nandoon pala sila Lolo. May hawak daw itong lana. At wala itong suot na damit pang itaas. Ang sabi pa ni Lolo, ang katawan daw ng kaibigan nila, parang punong-puno ng langis. Doon pa lang ay, alam na ni Nestor na nalaman nila Lolo ang kanyang lihim. Talagang naisip na raw nila Lolo noon, napatay na lang si Nestor. Pero inamin daw nito ang lahat, at nakiusap pa daw ito. Ayon pa kay Lolo,
Ang sabi daw ni Nestor, hindi raw niya magagawang manipulahin ang kanyang katawan kung wala ang lana. Huwag lang raw siyang saktan at itatapon na raw niya ang lana doon sa gitna ng dagat. Umiiyak daw si Nestor noon at sinabing kahit kailan hindi siya nanakit ng ibang tao. Sa ayop raw nito ibinabaling ang kanyang uhaw. Hindi man sigurado, malakas pa rin ang hinala nila Lolo na doon sa likod ng lansya niya iniwan ang kalahati ng kanyang katawan, na ang kaibigan nila ay hindi lang basta-bastang aswang, kundi isang aswang na nagagawang hatiin ang katawan sa dalawa. Gayunpaman, hindi nila ito kayang patayin. Nagtiwala silang nagsasabi ng totoo itong si Nestor. At tulad ng napag-usapan, itinapon ni Nestor ang kanyang lana sa gitna ng dagat. Simula noon, hindi na sumama pang muli si Nestor sa kanilang pangingisda. At paulit-ulit raw nitong ipinapangako kapag nagkakausap sila na hinding-hindi siya mananakit ng tao o kahit man lang magpalit anyo pang muli. Hanggang sa tumanda sila at namatay na raw si Nestor. Sa tingin daw ni Lolo, tinupad naman ito ang kanyang pangako. Kayo na po ang humusga kung manananggal nga ba o isang ordinaryong wakwak lang. Humahangos na akong tumatakbo isang gabing sobrang lakas din ng ulan. Ito ay pagkatapos kong mabalitaan sa kapatid kong lalaki na biglaan na lang raw nanganak ang aking asawa, na ng mga panahong ito ay ipinagbubuntis ang panganay ko na sanang anak noon. Kung bakit wala ako sa bahay ng gabing ito ay dahil inabot ako ng gabi sa kakahintay ng bayad sa mga produkto namin sa bukid. Pinapakyaw kasi yun ng tindera sa palengke sa bayan. At sobrang natagalan itong makabalik doon sa lugar na pinaghihintayan ko sa kanya ng bayad tuwing may produkto akong binibili niya. Hindi naman ako makauwi agad kasi kailangan namin ng pera. Kaya matyaga akong naghintay. Ang kapatid kong lalaki ay tinakbo din ng mahabang pilapil at medyo masukal na daan mula sa bahay upang marating ang kinaroroonan ko. Wala naman kasing masasakyan at ang maglakad o tumakbo lang ang pagpipilian. Dala-dala ang dibaterya naming flashlight ay tinakbo yun ng kapatid ko. Pagkatapos kong marinig ang ibinalita ng kapatid ko, agad ko nang kinuha ang flashlight at tumakbo pabalik sa bahay. Siya na lamang ang iniwan ko upang maghintay sa bayad doon sa kakontrata kong tindera. Napakaraming tumatakbo noon sa utak ko habang tumatakbo ako pa uwi. Nag-aalala ako sa mag-ina ko. Dahil kahit may kumadrona naman na malapit lang sa bahay namin, hindi pa kabuwanan ng asawa ko. Opo, magwawalong buwan pa lang ang tiyan ng asawa ko. Kaya nung sinabi sa akin ng kapatid ko ang nangyari, labis akong nag-alala. Halos magkandadulas-dulas na ako sa may pilapil nung tinatawid ko ang malawak na palayan. Palayan na madadaanan pa uwi ng bahay, lalo at medyo makitid lang ang pilapil. May mga sandaling tumigil ako para habulin ang aking hininga, pero agad din akong tatakbo ulit. Dumating ako sa bahay namin na nasa may labas na ng pinto ang tatay ko. Nakayuko lang ito at agad kong napansin na pinapahid nito ang mata niya na parang umiiyak. Sandali akong tumigil sa kinatatayuan ko habang basang-basa na ako ng ulan. Nang sandaling yun ay naghalo-halo na ang kaba at pagod sa katawan ko. Sa nanginginig kong boses ay agad akong nagtanong, "Tay, ano pong nangyari? Kamusta po ang mag-ina ko? Ayos lang po ba sila?"
Tanong ko sa kanya sabay lapit at pinatay ko na ang hawak kong flashlight. Napailing lang si tatay at ayaw nitong harapin ako o kahit sagutin man lang. Nung lumapit ako sa kanya ay niyakap niya ako agad. Alam na alam ni tatay kung gaano ko kagustong magkaanak. Kung gaano ako nananabik na maging isang ama. At ganun din siya na maging lolo sa apo niya. Doon pa lang ay alam ko na may nawala sa akin ang gabing ito. Tinapik-tapik ako ni tatay sa balikat ko. Pagpasok na pagpasok ko sa bahay ay narinig ko na agad ang hikbi ng asawa ko. Iyak ito ng iyak. At sa tabi niya ay ang komadrona at ang kawawa naming sanggol na wala ng buhay. Nakabalot yun ng puting lampin. At ang eksenang ito ay parang naging isang bangungot sa harapan ko. Naupo ako sa gilid ng higaan. Hawak-hawak ang kamay ng asawa ko. Tanging tunog ng pagtangis namin ang naririnig ng gabing iyon. Pinangarap ko noon na maging isang guro o maging isang sikat na writer, pero heto at ang sinusulat ko ay ang personal kong karanasan ng kababalaghan. Siguro ay napapatanong kayo kung paano humantong sa ganitong eksena. Ganito nagsimula ang kababalaghan na naranasan namin. Mga 3 buwan bago ang gabing ito. Katatapos lang noon ng isang bagyo sa lugar namin sa Eastern Visayas. Nawasak ang bubong namin noon. Kaya naging abala ako sa pagkukumpuni ng bubong. May dumating na tulong sa baryo namin. Mga taong nagmagandang loob. 2 truck yung dumating. Dahil abala nga ako ay ang asawa ko na lang ang pumila. Medyo malaki na noon ang tiyan ng asawa ko, pero mabilis lang naman ang pila kaya ayos lang. Pag-uwi ng asawa ko ay nakakapagtakang bigla na lamang sumakit ang kanyang tiyan. Sobrang sakit na namimilipit na siya. Wala naman kaming maiisip na nakain ito na posibleng magdulot ng pananakit ng kanyang tiyan. Tinanong ko siya kung mga sino ba ang kanyang nakasalamuha. Naniniwala kasi talaga ako sa usog. Doon nabanggit sa akin ng asawa ko na habang nakapila daw siya doon sa may namimigay ng tulong, may matandang babae raw na biglang kumalabit sa kanya. Nagtanong lang raw ito kung ilang buwan na ang ipinagbubuntis niya at kung meron daw ba siyang tubig na maiinom. Sinagot naman daw ito ng asawa ko. Simula daw noon ay nagkwentuhan sila. Mukha naman daw itong mabait, pero malikot nga lang ang mata ng matanda. Yung tipong parang hindi makatingin ng diretso sa kanyang kausap. Hindi man lang nagtanong ang asawa ko kung saan ito banda nakatira. Pero nung sumasakit na ang kanyang tiyan, bigla niyang naisip na parang hindi raw taga doon sa baryo namin ang matandang iyon. Maliit lang kasi ang baryo namin. At hindi naman ganun karami ang mga bahay. Kaya halos lahat ng kabaryo namin ay kilala namin. Hindi man sa pangalan lahat, pero syempre kilala namin ang mga mukha nito. Hindi rin naman makainom ng gamot ang asawa ko noon. Dahil naisip namin na baka makaapekto sa bata sa loob ng tiyan niya. Sinubukan namin yung ilalagay sa tubig yung damit at iinumin mo yung tubig dahil may nakasabi sa amin na mabisa yon sa usog. Pero wala pa rin. Kaya dinala ko na talaga ang asawa ko sa manggagamot para bumuti ang lagay niya. Pero ang sabi naman sa amin ng manggagamot, lalaking aswang daw ang nakausog. Dahil doon ay binaliwala na namin ang tungkol sa babaeng nakasabay ng asawa ko sa pila. Lumipas ang mga 2 buwan na hindi na namin nakita pang muli ang matandang babaeng yon. Lagi akong paggabi na kong umuwi dahil sa pagtatrabaho ko sa bukid. Kung minsan kasi ay pumapasok din ako na tagagapas ng palay doon sa kabilang baryo. Hanggang sa isang gabi ay nagulat ako. Pagkat may matandang babae na kausap ang asawa ko sa
loob ng bahay namin. Siyempre, agad akong napatanong sa asawa ko kung sino ang matanda at kung anong sadya nito sa bahay namin. Sa pagtanong ko na yun ay parang biglang natauhan ang asawa ko. At nakakapagtaka na parang maging siya ay nagulat kung bakit nasa loob ng bahay ang matanda. Agad namang nagpaalam na umuwi ang matanda na parang nagmamadali. Ang sabi ng asawa ko, ang huling naaalala daw nito ay nasa labas lang ng pinto ang matanda at nagtatanong ng direksyon. Nagpakilala itong Aling Lilian na agad namang nakilala ng asawa ko na yung matandang nakasabay niya sa pila. Pero hindi raw talaga niya ito pinapasok. Kaya ganoon na lang ang gulat niya nang bigla itong matauhan. May kung anong orasyong binulong ang matanda sa asawa ko, kaya wala man lang itong maalala. Pero hindi lang yon. Ito yung mas nakakakilabot. Ilang minuto raw bago ako dumating, pumunta daw sa bahay namin ang pamangkin ko, na mga 10 taong gulang lang ng panahong ito. Pagsilip daw nito sa bintana, nakita raw niya ang matandang babae na hinihilot-hilot ang tiyan ng asawa ko, habang nakahiga naman ang asawa ko sa mahabang upuan sa sala namin. Akala raw niya nung una ay baka manghihilot, pero inangat daw nito ang damit ng asawa ko. At kitang-kita mismo ng pamangkin ko na inilabas daw ng matanda ang mahaba nitong dila. At dahan-dahang dinilaan ang tiyan ng asawa ko, na parang takam na takam raw ito. Napakahaba daw ng dila ng matanda. At kulang na lang ay buksan niya mismo ang tiyan at kunin ang sanggol sa loob. Ang asawa ko naman daw ay nakapikit lang na parang natutulog. Doon pa lang daw ay sigaw na ng sigaw ang pamangkin ko. Pero nagkataong walang tao noon sa bahay nila tatay, na ilang metro lang naman sana sa bahay namin. Kaya tumakbo pa uwi ang pamangkin ko. Sinumbong niya yon sa nanay niya na kapatid ko. Pero ito namang kapatid ko, natawa lang sa ekwinento ng bata at hindi talaga ito naniwala sa anak niya. Litong-lito po ako noon at hindi ko na alam ang gagawin o paniniwalaan ko. Ang asawa ko naman ay walang kaalam-alam o maalala, na parang naging kontrolado ang lahat ng ikinikilos nito. Nagpasya ako noon na manatili na lang sa bahay namin ng ilang araw at hindi na muna magtrabaho, dahil ayoko lang iwan ang asawa ko. Hanggang sa isang hapon, nagkataong nandun ako nung muling nagbalik ang matanda. Halos paggabi na nun, pero pumunta pa rin ito sa bahay namin. Nagulat ito nang makita ko. At nung tinanong ko kung anong sadya niya ay may usapan daw sila ng asawa ko na hihilutin niya ito. Nung tinanong ko naman ang asawa ko ay wala daw. At hindi naman talaga ako papayag kahit meron pa. Sa totoo lang ay nakakaawa ang matanda, at parang ang bait nito. Pero itinaboy ko siya at sinabing huwag na siyang bumalik doon. Nung umalis na siya ay kinuha ko ang ita ko at pinapunta ko ang asawa ko sa bahay nila tatay. Talagang sinundan ko ang matanda kung saan ito uuwi. O baka sa kalagitnaan ng daan ay bigla itong magpalitan nyo. Lalo at madilim na. Gusto ko lang talaga noong malaman kung anong misteryo ang bumabalot sa kanya. Maingat ko siyang sinundan hanggang sa may masukal na daan. Pero kakaiba itong maglakad. Parang malayo sa lakad niya nung pinaalis ko siya. Parang biglang hindi naman ito ganun katanda kong maglakad. Ilang sandali pa ay bigla itong nawala sa paningin ko. Napatakbo ako ng bahagya dahil akala ko ay napag-iwanan na niya ako. Pero wala talaga. Hindi ko na ito makita. Hanggang sa biglang may nagsalita sa likuran ko. Sinusundan mo ba ako, iho? Bakit ka narito at may dala ka pang itak? Bumalik ka na at bantayan mo ang asawa mo. Wika ng boses. At nung lingunin ko ay walang iba kundi ang matandang babae
Halos panawan ako ng ulirat sa labis na kaba. At hindi na ako nakagalaw. Ganon siguro kapag naunahan ka ng dungan. Nakatayo lang ako doon hanggang sa naglakad siya at lagpasan ako. At unti-unti siyang nawala sa paningin ko. Wala akong nagawa kundi tumakbo pa uwi. Akala ko noon ay tapos na. Pero tulad ng sabi nila, hindi titigil ang aswang kapag namarkahan na nila ang bibiktimahin nila. Lumipas ang mga araw at walang kahit ano, pero hindi ko akalaing nung araw na ginabi ako, yun ang mismong araw na nakahanap siya ng pagkakataon. Ang sabi ng asawa ko, nung gabi raw na bigla siyang nanganak, nakaidli pa daw ito at biglang nagising na may malaking ibong kulay itim na nakahapon sa may itaas lang ng kwarto. Nakapasok ito dahil walang kisame ang bahay namin. Sinabi niya yon kay tatay at sa kapatid ko. Kaya kumuha sila ng itak pero agad daw na lumabas yung malaking ibon. At nagpaikot-ikot lang daw ito sa labas. Pagkatapos nun ay agad namang sumakit ang tiyan ng asawa ko. Sobrang sakit daw nun. Hanggang mangyari na nga ang lahat ng nangyari. Imbis na habulin pa ni tatay ang kulay itim na ibon, nagmadali na lang siyang tumawag ng komadrona habang binabantayan naman ng kapatid ko ang asawa ko. At yun na nga, patay na ang bata nung isinilang siya ng asawa ko. Kahit ano pang sabihin ng iba, wala akong ibang hinala kundi aswang ang may kagagawan. Ganoon ang nangyari hanggang umabot sa pinakamasakit na gabi ng buhay ko. Nawala sa akin ang anak ko. Hanggang dito na lamang po. Mag-iingat tayong lahat.